Ilang pyesa pa lang, meron na tayong 1,250,000 na nagagastos. So what is up mga Repa, Alvin Motovlog here and I'm back again for another video. So for today's video mga Repa, nandito tayo ngayon sa ginaganap na DRP Leg 2 dito sa May Kawayan Complex dito sa Bulacan. Siyempre dumayo ako dito, merong dahilan. Yung isa kasi sa mga unit na nasa bucket list ko eh nag-entry dito sa gaganaping motor show ng DRP. Luckily na-contact natin yung builder nito at napagbigyan tayo na may feature at may content at syempre may pasilip na rin sa inyo kung ano ba yung laman nitong Mio na to. Mio lang daw pero umabot ng halos 1,000,000 mahigit yung ginastos ng owner at ng builder para mabuo itong Mio 1 Classic Vans concept. Pasilip sa inyo ng konti ha, ayan o. Ayan. So, shoutout nga pala sa owner nito. Hindi ko kilala, no? Pero shoutout kasi, grabe sobrang lupit ng mga piyesang nilagay dyan. Siyempre, alam ko, excited na kayo na makita kung ano ba yung laman nitong Mio lang na to. Umpisa na agad natin to, hindi na ito patatagalin. Let's go! Umpisa tayo sa paborito kong part sa kanyang braking system. Ayaw kasing magpakita sa camera ng builder nito. So dito lang siya sa likod ko. Tatanong ko na lang sa kanya kung magkano bawat parts na nakakabit dito at kung ano ang tawag. Sir, dito sa brake master natin sa kanan, ano ang tawag natin dito? Brembo Marquez. Brembo, ito yung Marquez na tinatawag. Ayan. Palatandaan, pag nakita ka ng Brembo kasi merong Valentino Rossi at merong Marquez na gold pin. Titingnan mo lang to. Yung kay Marquez may pin na ganyan. Ayan o. Yung kay Rossi, wala. Sa price nito sir, magkano? Sa 400,000 boss. Ito lang isang pirasong to? Oo boss. Okay. 400,000. Yan lang. Kanan pa lang. Check natin yung kaliwa. Ayan. Ito naman yung tinatawag nating Valentino Rossi Brake Master. Brembo din siya. The gold pin. Ayan yung pin niya. Price nito sir, para may idea sila.
Sa 200,000. 200k sa brand new. Sa brand new. 200. Yun, 200k sa brand new. Sakit, no? Magkano na yun? 400 plus 200, meron na tayong 600,000. Yung dalawang piyesa pa lang. Ayan, tapos dito, nagsalaya siya na ano, basket, ayan. Ayan. Tingnan natin yung kanyang ano, braking system dito sa baba. Ayan, magnesium 4-pot na Brembo. Ang price na ito, bossing? 200,000. 200K. So, nakakatatlong piyesa pa lang tayo, meron na tayong 800K. 400, 200, at dito, 200. So, meron na tayong 800. Tapos sa disc, gumamit siya ng Moto 3. Ang price na ito, bossing? 35 ang use. 35 ang use. So, meron na tayong 835. Tapos sa rims, naka-Acron, Murad Spain. Magkano to, boss? 95 use. 95 used. So, meron na tayong 35, 95, 100, 30, plus 800, meron tayong 930. Yun pa lang. Tapos, may 930 na tayo sa quick release. Magkano? Sa price range yung boss, 35 to 40. 35 to 40, lagay natin sa 35. Meron na tayo 965. Tapos yung host mo, na Earls. Ayan, no? Sakit, no? Iilang piraso pa lang yung nababanggit nating pyesa. Meron na tayo 900 plus. Konti na lang, mga 50k na lang, 60. Mag-1M na tayo. Eto, para makumpleto yung 1M at matanggal yung pagdududa nyo, may papakita pa ako sa inyo. Ayan. All-in stabilizer magnesium. Price, sir, magkano? Ayan, boss, 350 na ang bentahan. 350 na yung bentahan nito. Kung kanina, i-close na lang natin yung total natin kanina sa 900. Plus 300. 50. Meron na tayong 1.250. Ilang piyesa pa lang. Meron na tayong 1,250,000 na nagagastos. Eh, yung iba pang nakakabit dito, katulad nitong Ariete handle grip. Tapos, naka-itsalaya na bar end pa. Tapos, itong mga switch, genuine yan. Urig. Pati yung kanyang gauge. Then, sa kaha, Urig 5BB. Ayan. Ang price na ito sa atin ngayon, naglalaro na ito sa market. Sa ngayon, honestly, sa used around 13, then sa brand nyo, nasa mga 15 to 16. Ang hirap pang makahanap kung sino ang meron at anong kulay ang available. Yun pa lang yun, meron na tayong 1.250. Yung upuan niya, pang 5WR. Tapos, ito pa, yung kanyang grab bar, it's a layer rin na titanium. Ayan, oh. Tapos, dumako tayo sa pipe. Naka-itsalaya din. Boss, sa pipe, magkano tayo inabot? 38, boss. 38 sa pipe. Aray, dudamat na lang kayo. Nakalimutan ko na kung ilang ito total natin. Pero, sa huling pagkakatanda ko is 1,250,000. Hindi pa natin naiikot yung buong motor. I-plus pa natin tong breeder hose niya. Naka-itsalaya din. Tapos, center stand niya. Naka-itsalaya rin. Tapos, yung kanyang mga bolts. Ayan. Naka-straight sa laya na rin siya. Di ba? Sana all, no? Hii! Tapos yung plate holder niya. Ayan, naka-insalaya rin. Tapos, ito pa, isa siya sa masakit-sakit. Ayan. Naka-showa advantage. Ayan. Sabi ni bossing, 60K, tama? Oo. 60,000. So, may nagtatanong sa akin kung meron bang lumabas nito na pang Mio. Wala. Kadalasan lumabas to. Anong motor ba to ginagamit, boss? Pang CB 400 na mga motor ginagamit yan. Kasi ang Showa is kadalasan nakakapit sa mga big bike ng Honda. So ayan ang style niya, kasi di ba dual shock yung mga Honda na big bike. Ayan. Naglalagay ng bracket para may salpak tong Showa advantage. Ayan. Sakit, no? 60k isa lang. Ayan. Kita niya naman, no? Naka-straight sa laya siya.
Ayan o. Hanggang loob. Ayan pa. Ayan. Tapos, ayan yung kanyang center sa laya, then sa side stand. Ayan o. It's sa laya din yan. Tataktan. Balik natin para makita. Ayan. Angas no. Woo. Ayan o. Okay, pag-usapan natin yung gulong. Sa mga nagtatanong sa akin, ano bang size ng gulong na papasok sa van? Ito, naka ano siya, IRC wings. So, ayan. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano bang size ng gulong sa pang vans. Ito, classic to ha. IRC wings. Ayan. 50 by 100 yung size niya. Ayan, oh, 50 by 100. Sa rare ha. Sa rare yan. Ito pa pala yung brake arm. Naka-itsalaya pa, oh, no? Sana all na naman tayo niyan. Check naman natin yung size ng gulong niya sa harapan. Ayan. 5100 din. Wala pala siyang issue kahit parehas yung size ng gulong niya sa harap at likod. Kasi kitingnan nyo ito, naka 5100. Harap at likod. Ayan. Sana all na. Boss, anong brand ng suspension to? GBL Showa. GBL Showa. Magkano yung ganito? Use boss, nasa 15 to 20. 15 to 20. Tapos, siyempre, tatanong nila ano yung ginamit mong hub? Mio pa din. Mio pa rin, stock. Yung stock OEM. Ayan. Ito, nakasalaya rin, oh. Sana all, no? Mio! Sakit! Sakit naman tong Mio na to. Ayan, oh. Kuta natin ng konti. Ayan. Pakita ko sa inyo ulit. Lalayo tayo ng konti. Ayan, oh. Ayan. Ayan, so. Sana all, no, miyo-miyo lang, no, pero pwede mo lang ipagpalit sa house and lot kaya sa kabilang side. Ayan, no. Ha! Pag ganito miyo ko, pwede na akong bumili ng ano eh. Makakapag-save-1 na ako. Meron pa ako pang accessories. Ayan. Makakabili na akong save 1,000. May pang accessories pa ako. Ayan. Stig, no? Siyempre, papakita ko rin sa inyo na yung unit is Urigtay unit. Ayan, kita nyo ba 5WR. So legit na tayo unit. Ayan, stig no. Yeah. Siyempre, bago ko tapusin tong vlog na to, gusto ko muna magpasalamat sa team nila, yung bumuo nitong Miu 1 Classic Vans na 5WR unit. Ayan sila. Ayan. Team Bike Pro po from Itiaga, Isabela. Ayan. Ano pangalanin, sir? Matthew Barlis po. Ayan. Ikaw, sir, bakit parang mahihiyain ka? Pangalan mo? Huwag ka tumakbo. Ano? Justin, sir. Justin. Timberlake o Bieber? Gago! Mahihiyain si boss. Ito si boss. Anong pangalan natin, boss? Paul Panganiwan po. Ayan. So, shoutout sa kanilang lahat. At napaulakan nila tayo na ma-feature tong unit na to. At so shoutout sa may-ari ng unit. Maraming maraming salamat po at na i-feature ko tong unit na to kasi kung hindi na itatanong, isa to sa bucket list ko. Noon pa gusto ko nang dumayo ng Isabela, sobrang layo lang. Swerte tayo kasi lumapag to dito sa May Kawayan, Bulacan, kaya sumugod ako para masilip yung unit nyo. Maraming salamat, sir. Dito ko na muna tatapusin yung vlog ko. Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala, ride safe and peace out.